maraming kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatamasa. Morning mga kapatid at Happy New Year! Ang ingay, no? Unang-unang araw po ng taon, kahit masaya at maingay dito sa set natin. Pampaswerte daw po kasi para sa kabuuan ng 2017. May kasabihan po na kung ano raw ang ginagawa mo sa unang araw ng taon, ay siyang gagawin mo ng madalas sa buong taon. Kaya't heto kami ngayon po at naghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyong lahat, para maging happy at healthy tayo ngayong New Year. At dahil New Year, usong-uso po ang mga New Year's resolutions. Di po ba? Sino ba dyan sa inyo ang nagsabing, magda-diet na talaga ako ngayon, now na. O kaya naman, eh hindi na talaga ako iinom pag may bayad. Pag libre pala, iinom pa rin. O kaya naman ay, mag-iipon na talaga ako, promise. Pamilyar po ba ang mga nabanggit ko? Nakakatuwa mang isipin, pero kung minsan po, eh ningas kugon lamang tayo, no? Itong ating mga pagbabago at pabalik-balik din po tayo sa dati. Gaya ng mga sakit na makulit na paulit-ulit nating nararanasan kapag tayo ay hindi nag-iingat sa ating kalusugan. At yan po ang ating babalikan ngayong umaga, ngayong araw ng bagong taon o unang-unang araw ng bagong taon. Mga sakit na makulit na paulit-ulit, nandiyan po ang diabetes, ang macular degeneration o paglabo ng paningin, pigsa, sinusitis at arthritis. Pero bago po tayo mangulit sa mga sakit na yan, isang Happy New Year muna sa ating wellness chef na likas na talagang makulit. Happy healing New Year's morning, Chef Tristan. O, tingnan nyo. Happy morning, Doktora! Wala kang turotot. May turotot ka dyan, di ba? Meron po. Okay, yung dami. Ayan, happy. Meron din po. Aba! Ay, ibang class! Happy healing morning, Doktora. Happy New Year po sa lahat ng ating mga kapatid. Ako din po, Doktora, may New Year's resolution. Now, ano yon? Ang bawasan ang pagiging makulit. Kaya mo yun? At? At dagdagan ang pagiging mabait. Kaya mo yun? At dahil first day ng bagong taon, isang sariwang recipe ang ating sasariwain. Uy! Ang hydrating na lumpiang sariwa para sa paulit-ulit na pigsa. Mamaya yan sa ating healing sangkap. Kayo po, Doktora, ano po ang inyong New Year's resolution pero po sa pagpapakain sa akin lagi? Ay, naku, Chef, hindi na ako naghihintay ng New Year kapag may kailangan akong iwasto. Pero siyempre, iba-iba naman yan. Parang iba-iba sa bawat tao. Ako, inaayos ko kaagad kahit hindi New Year, di ba? Ang mahalaga ay malusog tayo mga kapatid at masaya at nakakatulong sa ating kapwa. Kaya simulan po natin ang pagbabalik-tanaw sa mga sakit na makulit na paulit-ulit. Starting with the big D, diabetes. Ito po, balikan po natin. Ang diabetes ay isang long-term condition na nagdudulot ng pagtaas ng blood sugar levels na maaring maranasan kapwa ng babae at lalaki dahilan sa hindi na nagiging normal na produksyon ng insulin sa katawan ng pasyente. Sa buong mundo ay tinatayang mahigit 500 million katao ang may sakit na diabetes na tinutukoy bilang metabolism disorder.
May mga diabetiko na nakakaranas ng hypoglycemia condition o ang pagkakaroon ng mababang asukal sa dugo at ang iba'y nakakaranas ng sobrang pagbulusok ng asukal sa dugo o hyperglycemia, mga abnormal sugar levels dulot ng paghina ng pancreas o lapay. Ang type 1 diabetes ay nararanasan ng mga pasyenteng hindi na nagpo-produce ng sapat na insulin sa system, kaya't nangangailangan ng insulin injections. Hindi naman nakakapag-produce ng sapat na insulin ang mga pasyenteng may type 2 diabetes, kaya regular na pinaiinom ang mga ito ng tableta bilang maintenance medication. Ang insulin ay hormone na nanggagaling sa pancreas o lapay na tumutulong para maihatid sa mga cells ng internal organs ang asukal na nasa dugo. Sa ganitong paraan ay naiko-convert sa energy ang asukal sa dugo kaya't bumababa ang mga sugar levels sa katawan ng pasyente. Matapos kumain ay otomatikong naglalabas ng sapat na insulin ang pancreas para sa mga taong walang diabetes. Samantala, ang tinatawag na gestational diabetes ay nararanasan ng babaeng nagdadalang tao kung sa panahon ng kanyang pagbubuntis ay hindi kontrolado ang gana sa pagkain. May mga buntis na lubhang tumataas ang sugar levels subalit hindi nakakapag-produce ng kinakailangang insulin kaya't nagre-resulta sa gestational diabetes. Sa ganitong kondisyon ay maari magkaroon ng komplikasyon ang pagsisilang ng ina. Karaniwan ring nagiging mas malaki sa dapat na timbang ang mga sanggol na ipinanganganak ng mga nagbubuntis na may gestational diabetes. Base sa mga sumusunod na tests, ay nalalaman ang kalagayan ng metabolismo ng pasyente. Base sa A1C o blood sugar concentration test, at least 6.5% diabetes, between 5.7% and 5.99% pre-diabetes, less than 5.7, normal. Base sa fasting plasma glucose test, at least 126 milligrams per deciliter, diabetes, between 100 milligrams per deciliter and 125.99 milligrams per deciliter, pre-diabetes, less than 100 milligrams per deciliter, normal. Base sa oral glucose tolerance test, at least 200 milligrams per deciliter, diabetes, between 140 milligrams per deciliter and 199.9 milligrams per deciliter, pre-diabetes, less than 140 milligrams per deciliter, normal. Isa po sa mga maaaring maging komplikasyon ng diabetes ay ang paglabo ng mata. Pero ang karamihan po sa atin, nararanasan naman ito kapag nagkakaedad na. Mata at ilong na masakit? Sa natural na pamamaraan ay nawaglit. Abangan ang naging gamutan sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV, Year 2. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman, basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding salts, mga grains, at liquids na natural. Yan ang Hiling Galing products iyong laging tandaan. Nasa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyong healing, nasa iyong galing. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay sa Radyo 5 tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo kasama si Chef Tristan, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa TV5. PCOS or Polycystic Ovarian Syndrome, may paraan po. At kasama po dyan ang ating itinuturo na vaginal steaming procedure. Paano nga ba matatapos ang PCOS? Alamin sa Hiling Galing sa TV, Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5.